Pushers na ko, nakausap ng ating team, ang ating mga Papa Pogi na si Teddy at si Vhong. Nako, Teddy, kamusta kaya ang pagtatrabaho na medyo napalayo ka sa partner mo na si Jugs at saka eto si Vhong ha? Tingin ni Vhong, meron daw siyang bagong kakompetensya pagdating sa mga comedy films. Nako, mga chika ni Teddy at ni Vhong, ang ating mga Papa Pogi. Push natin, now na. Kasi ito po, yung totoo, parang mga 8 months in the making yung pelikula namin. Pero 10 shooting days, 10 shooting days lang po kami. So 8 months pero 10 shooting days. So parang nagsushoot kami ng 1 day lang per month. Kasi sa schedule naming lahat, si Mertel, si Donna, may silang dalawa, merong probinsyano, si yung hashtags, may sarili-sariling racket. So yun po. Kaya sobrang gaan din ng pelikula kasi isang beses ka lang magsushoot sa isang buwan eh. So magaan lang siya, hindi siya kuyatan, hindi siya mat. Yun, yun. So magkakasama kami ni Jugs palagi. Pero this time around siguro parang mas okay na happy siya for me. Tita June, manage mo kami ha, kasi kaibigan ni kaibigan namin si Ranbel, yung anak ni Tito June. Sabi ko, Tita June, ang role namin, gusto namin mga cameo-cameo lang ha. Tapos nandun kami ni Jugs, ganyan. So may mga ganong cameo roles kami, mga pinag-cameohan ni Jugs. Pero parang package talaga kami usually kahit kami. Pag may mga ginagawa kaming parang mga mini commercial sa Showtime, pinapackage nila po talaga kami. Eh, this time around, parang siguro, ano na kami, magte-10 years na po yung Showtime eh. So, parang it's time din naman to, not naman go separate ways, pero do his own thing, my own thing. So, business, magka-business partner pa rin kami. So, meron kaming gagawin po na bagong business ni Jugs. Ako si Jugs and kasama ko rin po si Chiang Ami tsaka si Mariel. Meron kaming ilalabas na soap. So, na kami yung may-ari mismo. Kami, sabon. Opo, sabon. Kami yung apat mismo yung may-ari. Kaya yung endorsers. Kami rin yung endorser. Gusto nga namin lahat kami sa Showtime. Kaya lang, medyo may iba, yung iba meron na silang thing nila. Sina Bai, sina Ann. So, yun. And, under din kami lahat ni kay Dr. Vicky Bello. So, ipaalam muna kami kay Dok. Yung Regal, may promise sila sa akin na dalawa yung pelikula ko. So, ito yung first. So, alam ko, meron pa akong isang pelikula. Wow. Opo, opo. Hindi ko ba alam eh. So, hindi ko alam, baka medyo na napasok na sila sa akin sa schedule ko. Kasi meron akong Rocksteady, meron pa akong Showtime. So, sino po yun? Ayun. Hindi po, siguro. Hindi po. Kasi sobrang idol ko po si Vhong eh. So, para sa akin, hindi po competition. Siguro, ibang flavor lang din. Parang kunyari, M-Boy. Parang, si M-Boy din eh. Nakakatawa rin yun eh. Kaibigan ko rin si M-Boy eh. So, para sa akin, gano'n lang po. Siguro, ibang flavor lang, ibang feel lang siguro na ng Vhong Navarro. Pero sobrang idol ko po si Vhong Navarro. Kahit noon pa, lagi ko sa kanyang sinasabi yun na hindi ako makapaniwala na isang Teddy Corpuz, isang rakista na galing sa Lagro na wala naman kaming pamilya na hindi naman kami linya ng mga pamilya na artista eh. Wala akong kamag-anak na artista or whatever. Pero masasabi ko na, man, kilala ako ni Vhong Navarro. Kilala ako, kaibigan ko si Ann Curtis. Kilala ako mismo ni Kuya Kim o ni Vice Gandas, ni Billy Crawford. So lagi kong sinasabi sa kanila yun na hanggang ngayon na-amaze pa rin ako na kilala nila ako at kaibigan ko sila. Yun po. Siguro gusto ko lang pumasok din sa creative or kung ano man yung gusto kong gawing project. Parang, kasi si Ate Rosel, sinasabi niya sa kung ano yung gusto mo yung gawin natin. Kaya ang sarap kasi parang, di ba, kung ano yung gusto kong gawin. Kaya ngayon, natcha-challenge ka ngayon na mag-isip ng mga proyekto or bagong mga concept para di sa, na hindi ko pa nagagawa. Binigyan mo ng tiwala, ngayon, eto na. Kumbaga, ito na yung isa sa mga pangarap niya. Kasi dati, gusto ko lang kasama si Alex. Bukod sa, lagi siya kasama sa mga music school lately. Eh, sinasama ko rin siya sa brainstorming, sa paggawa ng proyekto.
Ngayon, nakakagulat kasi napasok siya sa Regal, isang creative consultant. At ngayon, nagdirect na. Kumbaga, ang dami na. Sobrang layo na narating niya. Nakaka-proud. Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Sa showtime, sino nang spill writer? Yun na nakakatambo. De joke. Hindi ba kayo ko? O, nga iniwan niyang showtime para sa sarili niyang kapakanan na. Hindi, kumbaga ano yun. Hindi ba? Grabe yun. Grabe si Alex. Ay, ano ba yan? Si Alex. Kasi sa sobrang... Naku, kung nahihiya siya, hindi niya gagawin yun. Hindi niya naisip. Hindi sa akin nila. Kumbaga, sobrang busy niya na. Parang may napapabayaan siya. Kasi sa dami mong ginagawa, nag-stand-up comedian pa siya, nag-artist siya, nagsusulat siya, nag-direct na siya. Ang dami niya lang siya nung ginagawa. Kumbaga, may nagsasuffer. Hindi naman lahat yung mabibigyan mo ng time, di ba? So parang kaya nag-decide siya na pag-resign na lang muna. Paano siya nagpaalam sa sa akin, ay, actually, hindi siya. Ay, nagtampo. Wala. Hindi naman nagtampo na tayo.